Hello mga tropa! Kamusta na kayo? Salamat sa panonood ng bago natin vlog. So, last week mga tropa, puro shorts lang yun. Tatlong shorts lang yun na-upload ko last week. Kasi sobrang busy natin last week mga tropa. So, dahil hindi ako nakagawa ng content for regular uploads mga tropa. So, tatlo lang na YouTube shorts ang nakaya ng powers ko. So, ngayon mga tropa, balik na tayo sa regular programming. So, yun mga tropa, meron na tayo ulit tatlong bagong gagawin na regular uploads mga tropa. Regular YouTube, hindi yung shorts lang. So, ito na yun mga tropa. Simulan natin sa V-Stock and H-Stock mga tropa. Okay? So, intro na tayo. Tala na tayo agad sa tutorial natin. So, yung ano pala mga tropa, yung V-Stock and H-Stock is available sa Microsoft Office 365 mga tropa. Okay? So, kung lower version pa yung Excel mo mga tropa, wala to sa data mo or wala to sa Excel mo. Okay? So, sa Microsoft Excel 365 lang to. Okay? So, mga tropa, ito yung data natin. So, paano gamitin yung V-Stock na may header, mga katropa. Okay? So, two ways yung pwede natin gawin sa V-Stock. So, yung una way, mga katropa, is ganito. Equals V-Stock. So, yung meaning ng V-Stock is vertically stacks array into one array. Okay? So, V-Stock, yung syntax niya is array 1, that's array infinity. Joke. So, maraming array kang pwedeng gawin. So, yung una mong gagawin, mga katropa, is kuha ka ng curly bracket. Okay? Kasi marami kang ilalagay. Ilalagay natin itong mga column headers natin. So, quotation, product, quotation, comma, quotation, location, quotation ulit, then sales. Tapos, close natin curly bracket. So, yan yung first array natin. Then, comma. Second array natin is ito. Then, third array natin is ito. Then, close. Then, enter. So, ito yung first na way, mga katropa. So, yung magagawa ka ng mga product, mga title head dito, tapos ito yung mga array nyo, mga katropa. So, yan yung una. So, yung pangalawa, mga katropa, pwedeng ganito gawin nyo naman. So, V-Stock. Yan. Tapos, yung first array mo is ito. Kasama mo yung title head. Then, yung second array mo is ito na lang. Yan. Okay? Then, close mo na yan. Then, enter. So, ito yung title head mo. Tapos, yan na yung mga tropa. Basta yung unang array mo dapat, nandun yung title head. Okay, yan yung dalawang way paano magawa ng V-Stock na may headers, mga tropa. Okay, so sa H-Stocks, mga tropa, hindi tayo pwedeng gumamit ng yung curly bracket. Okay, so ganito yung gagawin nyo lang. H-Stocks, tapos ito, sama yung title head, o row head, yan. Tapos, yung second array nyo is ito. Then, enter. Yan. So, ganyan siya, mga tropa. Or, pwedeng ang gawin nyo is copy nyo yan. Copy nyo yan. Then, H-Stocks. Baliktad. Tapos, ito na lang. Yan. Enter. So, ganyan din siya, mga tropa. Okay? Same lang siya. Ito, kasama yung mga title head. Ito, yung mga data na lang. Pero, nag-paste nga lang kayo ng mga title heads dito. Okay? So, ganyan naman sa H-Stocks. So, paano naman mga katropa yung mag-sort sa V-Stock? So, gamit muna tayo ng V-Stock. V-Stock. So, kung ganito yung gagawin natin mga katropa, yan. Tapos, ito. So, ayan mga katropa. Saka natin ipasok si sort function. Tapos,
yung sort index niya mga katropa is pangilan natin, so sa sales natin ipapasok, so 3. Then sort order niya is ascending, then close, enter. So nakita niya mga katropa, yung title head napunta dito. So hindi siya pwedeng ganito yung gawin nating formula na straight or diretso. So paano natin gagawin yun mga katropa is ganito. So, VStock ulit tayo. VStocks. Tapos, mag-curly bracket tayo mga katropa. Ipasok natin yung mga title head. Products. Location. Sales. Yan. Then, close natin curly bracket. Then, dito tayo magsusort sa susunod nating array. So sort, tapos gamit tayo ulit ng VStock. Tapos ito. Then ito. So ito lang yung array ano natin, yung sa sort array natin. Yan, yan yung sa sort. Ang array natin sa sort is ito. Gulo ko, no? Basta mga tropa, 'di ba? Yung unang array natin is yung VStock ng column headers. Then, second array natin, dito tayo po nagpasok ng sort. So yung sa sort, yung array ng sort is yung VStock. Yan. Then, sort index niya is pang ilan tayo, pang ilan yung isusort natin, which is pang third, kasi sales yun. Then, sort order is ascending. Then, by rows tayo. Sort by row. False. Yan. Then, close na natin yung sort. Yung tapos close na natin yung VStock sa unahan, then enter. So ayan siya mga tropa, nagstay dito yung natin yung column headers natin, tapos naka-sort siya according sa sales. Okay, so ganyan mag-sort gamit ang VStock. So each stock mga tropa, mag-copy paste muna tayo ng mga column headers natin. Ayan, tapos saka tayo dito mag HStocks, tapos ito, then ito, then close. So, ayan siya mga tropa. Saka natin siya isusort. So, dito, sort, tapos, same lang siya, then, sort index natin is by sales, so third column, then ascending, tapos by row ulit. Then, close. Enter. So, ayan siya mga tropa. Ganyan naman mag-sort sa HStocks mga tropa. Okay? So, paano naman pag may errors? Paano gagawin pag may errors? Yung VStock and HStocks. So, VStock. Tapos, ito. Then, yung second array natin, dahil ongoing pa to, so wala pa tayong sales, hanggang dito lang yung ilalagay natin. Then, close. Then, enter. So, nakita nyo to mga tropa. NA siya. So, paano natin masusolusyon na dapat hindi NA lalabas dyan? So, either ganito yung gawin nyo mga tropa. If NA, so ito yung value natin, yung VStock. Then, value if NA. So, either pwedeng blank lang. Pag blank is double quotation, then close. So, ayan na siya. Or, pwedeng maglagay kayo ng something. Kunyari, lagay nyo ongoing. Kasi, hindi pa naman siya tapos. So, enter. So, ayan siya. Okay? So, ganyan lang mag-handle ng if NA sa VStock. So, sa HStocks, mga katropa. HStocks. So, ito. Blank natin mga katropa para may in-between siya. Tapos, ito. Then, enter. So, yan mga katropa. Nakita nyo? So, yan mga katropa. Nakita nyo to. NA siya. Kasi, naglagay tayo ng blanks. Yung formula natin ito, may blank siya. So, paano mawala yan? Para lang na magkaroon ng separation yung dalawang data natin. Kaya nilagay natin dito. Para mas maging maganda yung data natin. So, paano natin i-handle to sa HStocks?
So, if NA lang ulit tayo, tapos, yan yung value natin, then value if NA, blank lang, kasi separator lang naman to, then enter. Yan siya. Okay? Para lang mas maganda yung data natin. So, ganyan lang sa htax. Kunyari mga katropa, ito meron tayong quarter 1, quarter 2, quarter 3 na mga data. So, paano natin yan pagsasama-samahin sa iisang sheet lang or sa isang data? Yung lahat ng nandito. Okay? So, una natin gawin mga katropa is i-copy natin to, yung mga title heads. Then, paste natin dito. Yan. Gamit tayo ng VStack. Kasi pagsasama-samahin natin siya. So, yung array natin is punta tayo sa Q1. So, yan mga katropa. Tapos, hold down nyo yung shift. Then, punta kayo sa pinaka-last na sheet na gusto nyong i-copy. So, dito tayo hanggang Q3 lang. So, shift, hold down, shift. Then, hanggang Q3. So, ito mga katropa, yan. Ang tawag na dito is 3D reference. Okay? So, ngayon mga katropa, yan yung mga per sheet natin. So, yung data na gusto natin is from dito hanggang control shift down, hanggang baba. Ngayon mga katropa, may mga data tayo sa ibang sheet na mas mahaba kaysa dito. So, para maging safe tayo, hanggang 25 or pwede naman yan mas madami. Depende sa kung ano yung data nyo. So, pwede nyo i-adjust yan. Okay? Then, i-close na natin to. Then, enter. So, eto na siya mga katropa. Tapos, i-formula lang natin to. I-format siya lang natin siya na sincere siya. Huwag natin decimal. So, ayan siya. Then, ayusin lang natin yung. So, ayan na siya mga katropa. Meron ka ng data. So, ngayon mga katropa, kung gusto mo pa siyang pagandahin, kasi kung titignan nyo dito mga katropa, ayan o. Kasi nga may mga data tayo doon sa ibang sheet na mas madami, mas maunti, di ba? So, para matanggal to mga katropa, gamit tayo ngayon ng filter function. So, filter. Yan. Tapos, kopyahin natin itong VStack na formula na yan. Kasi gagamitin natin siya. So, yan yung array natin. Then, yung sa include natin, mga katropa, is i-paste natin itong formula na ginawa natin. Tapos, palitan lang natin to is gagawin lang natin yung A. So, yung A column lang nang gagawin natin. Tapos, is not equal to blank. Then, close. So, ayan siya mga katropa. Pinalitan lang natin itong yung ginawa natin isang column lang siya, which is yung A. Then, enter. So, ayan siya mga katropa. May kita nyo, wala na yung mga zero. Okay? So, kung gusto nyo din itong i-sort, pwede din. So, sort. So, ayan. So, ito yung array natin. Ayan. Then, yung sort index natin is pwedeng multiple sorting yung gusto nyo. So, pag multiple is curly bracket. Tapos, sort natin siya by month, which is third, and by sales, fourth. Then, close natin yung curly bracket. Tapos, sort order niya mga katropa. Since dalawa to, so dapat according to dito din yung sorting natin. So, yung month natin is ascending. Then, yung sales natin is ascending din. Then, close natin yung curly bracket. Then, close natin yung sort function. Then, enter. So, ayan siya mga katropa. So, pwede na naman kung gusto nyo palitan by product name. Palitan natin to ng 1. Then, enter na natin. So, ayan siya mga katropa. Naka by product siyang sort. Then, naka-sort according sa sales. Okay? So, mga tropa, ganyan lang gamitin yung VStack and HStack sa mga tropa. So, sana may natutunan kayo ngayon. At kung may natutunan ka, huwag mo kalimutan hit yung like button. Share mo tong video na to para hindi lang ikaw matuto today. And lastly, don't forget to hit the subscribe button and notification bell.
bell all para updated ka sa mga latest vlogs ko. So, see you in my next vlog. Always stay positive. Always enjoy life because happy short. Bye!